So what's up mga kabeka, it's me again, Bogey Jeans. Welcome back to my channel. And for today's video, pupunta po tayo sa Kinamanukan Island. At the same time, sa Mount Panit. Yeah, tama ba? Panit, yes. Samahan niyo po kami sa video na to. Pero magpapasalamat muna po ako sa pag-invite sa amin ng Provincial Tourism. Sa pamumuno po ni Provincial Tourism Officer Mr. Bong Palma. Thank you, sir. At yun, may mga kasama akong isa pang vlogger, si Elaine. Hi guys, subscribe na kayo. Yan yung mga kasama ko sa travel na to. And yun lang guys, see you later. Samahan nyo ako sa video na to. Without further ado, let's go. Down po kami dito sa barangay Agit-It. Ito yung guy. Huwag maghihintay kay Cap para mag-itas po sa ako. Yung mga kasama natin mga mountaineers. Guys, hopefully kapunta kami sa Kinamanukan Island kasi sobrang lakas po ng ulan. Sana rin po, ewan ko lang, paakit pa po kami sa Mount Panit. Sa Mount Panit. So, huli, papunta kami sa view deck kahit malakas ang ulan. Pwede, Jerby, ano po yung mga dapat nating mga tandaan kung tayo po ay aakit sa mga ganyang bundok, yung mga kinakailangan po nating mga gawin? So basically po, pag aakit tayo ng bundok, ang una natin dapat tandaan, syempre yung mga magulang natin, una, dapat nagpaalam tayo para alam na kung saan tayo pupunta. Pangalawa, yung mga gears and equipment po, kagaya ng mga safety gearings, ito. Tapos dapat po, kapag magte-trail tayo, meron din tayong leggings para iwas lingatong, climatic. Sa mga, since ang mountaineering po, meron tatlong principle, yung take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. So mahalaga na igalang pa rin natin yung ano ng kaligasan, yung sanctity at saka yung pagka-preserve niya.
na huwag nang magambala yung mga nandun. Since nakikipunta lang tayo sa nature, dapat yung mga naninirahan dun, hindi natin patayin. Kaya usually, kapag nakakasalubong kami ng ahas at hindi naman siya naka-attack position, hindi namin siya pinapatay. Pinapabayaan lang namin. So, ganun pala guys ang dapat natin. Tandaan kapal, nagtitigil. So, salamat kay Kuya Jovi. Ako. Kuya Jovi. Siguro guys, mamaya na lang. At medyo risky na yung daan dito. So yun guys, kung nakikita nyo, napakaganda. Awi. You know, napakaganda oh. So guys, kung mag-aakit kayo dito, nasasabi kong perfect. Perfectarium, anicarium. Perfectarium, ditasyuwa. Serbong. Hi. Hi. Si Serbong po ang Provincial Tourism Officer po natin. Yes. Itong andito tayo ngayon for site assessment and validation ng Mount Panit na matatagpuan po dito sa Vincennes Camarines Norte. Isa po itong magandang lugar, ideal para sa view deck. Napakagandang 360 degrees po dito ito na makikita mo ang kagandahan ng Vincennes at ng rice fields ng dagat. Ito po ay mararating magmula sa Daet ng around 30 minutes lang ng ride. At ang trek naman po ay napakadali lang, 15 minutes lang na trek. So come to Cam Norte, visit Camarines Norte, go Cam Norte! Thank you sir. Salamat kay Sir Bong. So yun po, bababa na rin kami at medyo malakas na ata ang ulan, lumalakas na. Kaya saka pupunta pa kami dun sa Kinamanukan. Look, Kinamanukan. Kung nakikita nyo po, Kinamanukan. Kaya guys, maya na lang ulit. Talagang umuulan. Okay. What's up mga kabekay? Uli nagbabalik, Boogie Jeans. So pauwi na po kami ngayon. Hindi na po kami natuloy sa Kinamanukan Island. Due to bad weather condition, i-reschedule na lang daw sa amin ni Sir Bong. Kaya ngayon ay dito ko na po tatapusin ang video na to. Pero bago ang lahat, muli po nagpapasalamat ako sa Provincial Tourism, sa pamumuno ko ni Provincial Tourism Officer Sir Bong Palma at sa kanya pong mga staff. Maraming salamat po. Without further ado, babu!